Nagkumpisa na nga daw magyabang itong si Dylan Brooks, mga idol, matapos niya itong sabihin ayon sa mga NBA fans. Pero bago natin pag-usapan yan, mga idol, ay update muna nga tayo dito sa sitwasyon ni Kyrie Irving pati na rin sa Dallas Mavericks, dahil very optimistic nga daw sila na babalik itong si Kyrie. Iri-resign nila sa free agency. At alam niyo, mga idol, grabing kontratang eligible si Kyrie, 5-year, $272 million. Mas malaki pa yan, mga idol, sa kontrata ni Nikola Jokic. At dito nga, mga idol, masusubukan ang team ng Dallas Mavericks ang owner na si Mark Cuban kung gaano nga siya ka-committed dito kay Luka Doncic na tulungan para nga makapag-compete for a title. Alam naman natin na si Kyrie Irving deserve nga ng max contract. Pero I don't think, mga idol, posible na bigyan nga siya ng Dallas Mavericks ng 5-year, $270+ million. Ang sinasabi nga ng mga reporter, mga idol, ay baka i-offer nga daw ng Dallas ay 4-year, $190 to $200 million. Shorter years, mga idol, para may flexibility nga daw itong team ng Dallas Mavericks for their future. Kaso nga ang problema dyan, kapag sinainla itong si Kyrie Irving sa $200+ million na kontrata, ay medyo mawawala na nga sila ng cap space. Dahil kay Luka pa lang at kay Kyrie ay halos 80 to 90 million ang kakainin sa kanilang salary cap. At mahirapan nga dyan ang Dallas Mavericks, mga idol, na kumuha ng mga solid na mga role players, na mga 3&D players, pang partner dito nga kay Luka at pati na rin kay Kyrie, dahil maliit na ang kanilang budget. So yan, mga idol, ang poproblemahin ngayon ng Dallas Mavericks. Ano bang gagawin nila? Ano bang ibibigay nilang kontrata dito nga kay Kyrie? At ngayon nga, mga idol, ay pag-usapan natin ang naging mensahe na ito nga ni Dylan Brooks ngayong mag-aarap na itong Lakers at Memphis Grizzlies. Naging payag nga ito ni Dylan Brooks, mga idol, sa isang interview. Sinabi niya, "I wouldn't mind facing LeBron in a 7-game series. Andun daw kasi ang legacy. Dahil pagbabalik ni LeBron James, first time back in the playoffs at inanak him out right away nga daw. Paalisin niya agad sa playoffs. Magiging magandang test nga daw ito sa kanila dahil meron silang mga good pieces and players itong LA Lakers. At yun nga daw ay magiging magandang first round matchup para sa Memphis Grizzlies." Yan nga, mga idol, ang pag-a-assure, ang pagyayabang nga daw ni Dylan Brooks na they will knock the Lakers out of the playoffs kapag nagkaharap na nga sila. At ito, mga idol, mag-aharap na nga sila, official na, Grizzlies versus Lakers para nga sa playoff matchup. At ito, mga idol, titingnan natin kung ito bang pagmamalaki, pagmamayabang ni Dylan Brooks ay kanyang ang mababackup ng kanyang ang magandang paglalaro. Dahil itong si LeBron sa kanyang last 11 games versus Dylan Brooks ay solidong numero ang tinatala, 25-8-8. Yan ang mga numero ni LeBron kapag binabantayan siya ni Dylan Brooks. So talaga nga namang masasabi natin na magiging magandang matchup nga ito between the Lakers and Grizzlies. Itong Grizzlies team, kahit mga bata pa, ay may experience sa playoffs. Kakarapin nga ang veteranong team ng Los Angeles Lakers with LeBron James leading the way. At mga idol, lang matanong nga itong si LeBron James patungkol nga sa paikipag-arap dito sa Grizzlies sa kanyang post-game interview, ay binrake daw niya nga ang mga player na ito isa-isa at sinabi niya kung anong strengths na itong mga batang player na ito. Pero sinabi ni LeBron James na hindi nga daw dapat i-disrespect ang mga NBA teams dahil siguradong babalik yun sa'yo. Yan, mga idol, ang pagbibigay respeto na ito ni LeBron James dito nga kala Dylan Brooks, kala Ja Morant at sa buong Grizzlies team. Kahit nga itong si Dylan Brooks ay panay hangin nga ang lumalabas sa bibig, ay patuloy pa rin nirespeto ni LeBron itong si Brooks at ang kanyang team. So definitely mga idol, for sure, dapat nating abangan ang bawat games ng pag-aarap nga ng Los Angeles Lakers laban nga sa Memphis Grizzlies.